Actually, ano ba yan? Lalo na itong mga Duterte, no? Alam na nila yung ganyang laro, kung sino yung friend, sino yung season-season lang, at sino talaga yung enemy. And they have proper places for everyone, no? Yeah, ang mga They Duterte have ganyan yan eh. So, they have proper alam nila ang places for friend, everyone. alam nila ang season-season lang, at alam nila ang enemy talaga. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong favorite American colony traitor na si Sasrogando Sasot. At ito na naman po ang ating live for Saturday night. Kamusta ang inyong Saturday night? Nakagimik na ba ang lahat? Or pagimik pa lang lahat? Or masyado ka ng matanda? At feeling mo ay hindi mo na kailangan gumimik? Sandali, ito na ang ating co-host. Ia-add ko na po ang ating co-host. Okay, ang ating co-host ay si biological woman Joey DeVive every day. Joey DeVive every day, ang ating biological woman ko. Sa show ni Cosmological Woman. Kamusta? Hello from Turkey daw. Turkey, eh. Mali ang spelling mo. It's supposed to be Turkey, eh. So, nag-ano na po, nag-update na po sila ng spelling. So, hintayin lang natin ang ating mga kachismisan. Naku, pag-chismisan muna natin si, ano, Blagading. Ang John Baguerong vlogger. Bakit ano? Sabi mo may mga sumunod pa na kwento. Ay! Correct! Kurikong! Anyari? No? Anyari? Anong niya? Anong nangyari? Anong dagdag? May mga ano lang, mga corrections lang na hindi lang pala isang beses nagpa-abort. Ayun. Si Joey, ay nage, sino nage-echo si Joey? Nage-echo ka na naman, Joey. Ano ba yan, Joey? Ayusin mo naman. Ang ating biological woman co-host, hindi niya inaayos ang kanyang buhay. Sabi ni Manuel Salonga, live po to. Hindi po, nananaginip ka lang. Isa lamang po itong masamang pangitain sa buhay ninyo. Hindi po ito live, isang masamang pangitain. Hi, Charmy from Hong Kong. More power! Ang dapat pong kahilingan natin ay mas mababang singil sa kuryente, hindi more power. Charot. Ano na, ano ka na? Maisuluhay mo? Ayan. Pero nag-ano pa rin, nag-echo pa rin. So ibig sabihin, hindi sa akin ang echo. So ako na naman, ako na naman ang masamang palad. Bismillah. Sandali nga, kukuha lang ako ng ano. Ayan. At habang kumukuha si Sas, ng kanyang earphone, sa mga taga-Oriental, Mindoro, si Sir Franz. Ayan, wala na sigurong echo. Ayan, wala ng echo. Ayan, from okay. Vancouver, Canada. Caloocan City. So ito na nga si ano, si Blagading, ang Jombagerong vlogger. O ano daw, parang nanahimik na si Blagading, girl. Nanahimik na, natakot. Pansin ko nga, bigla sunod-sunod yung upload na walang kinalaman sa ano. Sa buhay-buhay. Sa mga buhay-buhay. Ayun. Eh kasi naman, no, alam mo naman si Blagading, gusto niya. Sabi ni Franz Garcia, Miss Sas, baka gusto mo i-accept ang, ano daw yung i-accept ko? Ayan na naman yung background mo, Joey. I-accept. Miss Sas, baka gusto mo i-accept, sige na po, please. Anong i-accept ko? Proposal niya. Ay, proposal? Diyos ko, proposal. Na, nakakatakot yan. Oh, yun pa. Hindi pa nga tayo nag-one night sa proposal ka. Just me.
Magkaalaman so, muna ng kargada, oh, ano ba yan? Oo, girl, ano muna, sukatan muna, no? Sukatan muna ng pagkatao. Mm-hmm. Anyway, friend request. Bakit friend? Bakit? Alam niyo po, hindi po ako nag-a-add ng mga taong hindi ko nakita sa buong buhay ko, hindi ko gusto, hindi ko kakilala. Don't take it personally. Dahil ang akin po mga nasa friends list, alam niyo ba kung ilan lang nasa friends list ko? Nakita ko nga kung ilan. I just 630. Billy J. Hi, Billy J. 636 lang po ang nasa friends list ko. So, actually, gusto ko nga magbawas. Alam mo yun? Ano lang, 600 lang? Yes, yeah. Yeah, 630. Ito may pakita ko pa sa'yo eh. Sandali. Oh, 636 friends. Oh, tara. Ayo. Bakit kita i-add? Hindi naman kita kaano-ano. Oo. Hindi ko nga ina-add yung mga nagki-claim na mag-anak ko raw sila eh, dahil nga sino ba kayo? Hindi ko naman kayo kilala sa buhay ko. Hindi ka nag-join ng clan group. Oh, hindi naman kita. Wag, alam mo kasi Joey, no, ang babaw kasi ng ating paggamit sa salitang friend. Mm-mm. No? True. Ikaw, ano sa tingin mo diyan? Dapat, syempre, di ba may pundasyon yan? Hindi naman obra na ano lang. Eh, magkakilala, ganyan-ganyan, di ba? Pero ang friends ay, ito ay tinetest ng panahon. At, di ba, para masabi mo na ito. May pinagsamahan ito. Oo, kaya nga, ako sabi ko, alam mo ba sa Netherlands, hindi ginagamit ang friend. Na, halimbawa, nag-meet lang tayo ngayon, tawag na, so, ay, kaibigan mo pala yan. No, hindi ganun. Uh-oh. Ang tawag is kolehas, which is colleagues or uh-oh, or acquaintance. Acquaintance, oo. Kenis Maken, ganyan. Yung friend kasi, matindi yun. Kasi the word friend in the Netherlands is the same as boyfriend, girlfriend. Ah, okay. So, kumbaga, may relationship talaga. Meron, hindi lang, may relationship. May relationship. So, pwede mo sabihin, ano ba, hindi kita pwede sabihin na Joey is Brin Van May, no? Ibig sabihin nun, ano, mind brain. Pag sinabi ng mind brain, ibig sabihin yan, ay, tsowa mo, parang may ganyan, no? Pero Brin Van May, yun yung friend mo. So, hindi mo siya, you don't use it loosely. Kasi ganyan sa Amerika eh, na makita lang kayo, I love you na kagad, akala mo, feeling close. So, kaya hindi ako makarelate sa ganyan, no? Na ganyang, ganyang eksena na, eh, kakilala ko lang, para pag sinasabi sa akin na, ay, ano mo pala, Tell mo pala si ganito, ganyan. Oo. So, nagugulat ako, ha? Kailan pa? So, parang, alam mo yun, parang, ha? Kachika ko lang nung isang araw, friend ko na? Ano ba yun? Pero mo namang sinabing, I think, mababaw yun, mababaw talaga yung, ano, yung paggamit ng salitang friend. Mm-hmm. And speaking of friends, ang tawag dito, may statement si Inday, kasi tinanong siya, diba, so, kung anong masasabi niya dun sa pagtanggal kay GMA at saka kay Representative Uham. Sabi ni Inday, wala akong comment sa pag-remove, but I have a comment as their friend. Sa politics, they always say that there are no permanent friends and enemies sa politika. As politician, it is truly heartwarming if you find another politician who is a true friend. That is why Kong Sid Ungab and Kong Gloria Arroyo has my full support as a politician and as a friend. Sino nagsabi niyan? Si Inday. Si Inday? Kailan? Kahapon lang. November 10. Saan niya sinabi? Ano context? Tinanong siya bakit, kung anong masasabi niya doon sa pagtatanggal ni Sek Ungab at saka niyan. Nasaan siya niyan? Ayun, hindi ko alam. Feeling ko baka nung umattend siya ng Senate budget hearing. May nanonood sa atin na artista. Hi, Ma'am. I'm Shi Carla.
Nako, taga-Tigong pa naman. Oh. Baka bardagulong tayo dito. Anyway, so may nagtatanong dito. So kayong dalawa ni Joey ay acquaintances? Yeah, we are acquaintances. Oh, oh. Hello na. Siguro, ilang beses na ba tayo nag- Twice? Three times? Twice lang. Three times lang ata yung nagkita. Oo. Oh, oh. Diba? Ano, wala naman masama if you're acquaintances, Jesus ko, Lord. Oo. Tsaka walang pagkakataon na talagang yung magkaroon ng super personal encounter na... Wala talaga. Wala pa. So, mm-hmm. Ano lang kami? Ano ba kami? Social media mates. Pero... Di ba social media mates? Oo. Kaya ka naluloka ako, yung kaibigan mong ganito. Ako naman parang, maganda pala si Sasi. Hindi po ako maganda. Pangit lang yung mga nasa paligid ninyo. Kaya maganda ako sa paningin ninyo. Pumunta kayo sa maraming maganda, hindi kayo magagandahan sa akin. So ganun ang eksena na magandang segue mo doon, ha? Magaling ka lang mag-segue doon sa friendship, Emma, ni Anoy, ni Inday. Uh-oh. Tama naman siya, no? Tama naman siya. So, ano ba yan? Lalo na itong mga Duterte, no? Alam na nila yung ganyang laro. Kung sino yung friend? Sino yung season-season lang? Uh-oh. At sino talaga yung enemy? Uh-oh. And they have proper places for everyone, no? Yeah, ang mga Duterte ganyan yan, eh. So, alam nila ang friend. Alam nila ang season-season lang. At alam nila ang enemy talaga. So, yeah, it's the right word of saying acquaintances instead of friends. Yeah, exactly. Pwede namang acquaintances. Wala namang, pwedeng, alam mo, kung magkatrabaho kayo, colleagues. Kung magkaklase kayo, classmates. Mm-hmm. Kung magka, ano ba, social media, Kemelar, social media mates. Mm-hmm. Diba? So, sabi ni Chino Sisu, si Tiba naging friend mo? Yes, naging friend ko siya. Kaya nga, naiintindihan ko siya. Ano, I don't hate him. Uh-oh. Yun naman sabi ko sa kanya. I don't, there's no bone in my body that is ma-associate ko sa pero hindi kanya sinabot kahit isang beses, ano? Yeah. Kasi nga, ano rin siya? Nag-ano rin yan? Kasi nga, We were friends, no? Siya rin naman. Uh-oh. So, ang ano niyan is, ganyan talaga yung mga kaibigan, no? If someone, kung may pinagdaanan kayo, you wouldn't, kahit mag-away kayo, meron pa rin, you wouldn't associate it with the word hate. Mm-hmm. Even if you disagree with your friend, no? Ko ha. Yung hindi niya pag-reply sa'yo sa lahat ng mga sinabi mo is actually a badge na talagang matindi yung pagkakaibigan niyo. Kasi, di ba? Kasi kung hindi, sasagot siya eh. Kasi hindi siya sumagot. Knowing TP, I mean, nakita namin si TP at ikaw for a very long time sa social media. Knowing him, hindi siya basta-basta titiklop. Pero tumiklop siya ditong ano na to. Itong I think TP is a smart guy. You know, I think for me, thinking Pinoy is the smartest social media influencer. Hindi ko sinasabi na he's always right or he's always may mali siya. Sinasabi ko lang, he's very smart. Why ko sinasabing he's very smart? Because he played his cards well. I think pag dumating yung panahon, I think all of these could be, I think his story is a story worth telling. No? Na, can you imagine from an anonymous blogger to the most powerful influencer. No? Can you imagine, ha? Mm-hmm. From an anonymous blogger to the most powerful influencer. I think that's ano, that's a story worth telling. Sabi niya, but he is very emotional too. Alam niyo yung mga ganyan, emotional siya, ganyan or whatever. You know what? Everyone is emotional given the right circumstances.
Ano ba? Feeling nyo kayo, hindi kayo emotional? Kaya ako, yeah, wala akong pakialam dyan sa emotional. Everyone is emotional. Kasi emotional siya, no, well, ano ah, dahil nga dun sa mga pangyayaring na reveal at dun sa mga kaganapan, yung mga time na very emotional siya, he was actually playing his cards. Yes. Yun. Actually, so, alam, oo, alam nyo, ito lang sabihin ko sa inyo ha, social media influencers are not, we are not your friends. You know, we, kaming mga nagbablog, we are not your friends. Hindi nyo, what's this? Everything that you are reading online is already calculated. Hindi naman yan, no one would reveal. Hindi po diary. Hindi po diary ang Facebook na sasabihin ng tao ang kanyang kaibuturan at tunay na nararamdaman. Oo, oo, oo. Oo. And it's also not wise to do so. It's also not wise. Yes. Yes. So, kayo, you just enjoy the show. You might want to be entertained or whatever. Pero ang sasabihin ko lang is, hindi nyo friends ang mga social media influencer, kahit sino pa yan. They are, go. Tanong dito si Sir Romeo, wala kang light, Miss Joey? Kasi po nasa ano ko, wala ako sa bahay ko. Kung nandito ako sa Bacolod, ayan. Nagbabakasyon diba? Ng Apri. So yun ang ano ko talaga. I think hands down, Titi is the, kasi kilala ko siya eh. So, Titi is the smartest influencer. And I'm saying it with all sincerity and everything. Kaya nga you have to respect the guy, no, from an anonymous blogger to where he is now. That's not the work of someone na mahina ang utak. Correct. Oo. Dun sa ano, siguro dun sa sense na he has achieved what he had achieved, taking into consideration yung kung anong meron siya. Talaga namang napaka smart ni TP for achieving what he had achieved right now. He's really smart, no? Kasi nga ganito lang yan, no? Ako nga sinasabi ko na, well, if you were RJ in his position, wouldn't you have done the same? So parang ganun yung eksena eh, na parang, hi Christian, may pa friends pa si Christian, che! Yung taga-Germany na aking friends, che! Ma'am, di ba anyway, ikaw yung nagisa doon sa kakamping na chip cook? Oh, si Chef Jello, yes, ako po yun. Nagtatago pa ako sa TikTok noong mga panahon na yun. So, ayun na nga, na I think, you know, he did what he did given the circumstances. Sabi ni Richard, matalino nga, but money over, ano to? Matalino nga, but money over dignity and soul. Well, RJ didn't present himself as someone spiritual. Or someone who is kind. To be fair naman kay oo, be fair to him, no? He never presented himself as someone spiritual, going to be a pastor or going to lead the Christian life. Or a friend, a model citizen na diba? He never presented himself as that. He is a social media influencer, no? Na parang eh meron nga kaming kilala eh, maka-Diyos, nagdadasal. True. Pero twice niya. Ay, what happened? Eh, di ba parang yun, hindi ko maintindihan sa iba, no? Pag nagjugjugang ka, pag atas hindi safe, expect mo parang mabuo yan. Kasi yung bagerong jukebox, come on. Ano ba yun? Yeah. So ayun nga, na influencer in a bad side. I think,
I would rather say na RJ is strategic. Just me, tapos ang eksena no ni Blagadin, no, ayun na nga, sa harapan ng taon ay banal-banalan, gentle jumbagera pala nang ano pala, multiple violations of violence against women and children law of 1962. Kakaloka, bait-baita. Pero feeling ko na siya, naaaning na siya kasi nananahimik siya. Sabi ni Awad, sayang lang si Titi, hindi niya na-anticipate na magkakaroon ng flow ang sinusuporta niya. Masyado siyang na-carried, ano to? Away kay TDDM. Well, that's what you think. sa talino ni TP, hindi siya yung tipo ng tao na maka-carried away. Sa level ng talino ni TP, intentional lahat. Ako ah, tingin ko ganun ha. Na parang hindi ka maka-carried away lang ng ganun-ganun. Parang yung mga bagay are intentional. Paano pa hindi po siya yung taong hindi siya katulad mo na nakikarried away. It is intentional and well thought of decision. Oo. Well, siguro may mga siguro hindi yung flow ang nakarried away siya, no? There's something else na naniwala siya but not na magiging malinis at matigas know at everything. Uh-oh. RJ is the most connected blogger. Mm-hmm. Alam niya ang hilat siya ng bituka ng maraming politiko sa Pilipinas because he is the most connected, politically connected blogger. Yun lang. So yung masasabi mong na-carried away, siguro ikaw dahil hindi mo kilala yung mga politiko. But RJ knows a lot of them, no? Like, anong liko ng mga bituka. So, kaya alam ko rin. Kasi sinasabi niya sa akin, sabi mga liko na mga bituka. Eh, diba sabi niya, nakita ko siya sumagot siya sa page mo before eh. Hindi yung recent na banatan ninyo, na banat mo sa kanya na hindi niya sinagot. Yung, I think, EDCA issue pa yun eh. EDCA issue pa. So, nagbo-vlog pa si RJ noon. Yung sabi niya, Sas, eh kung sino naman yung connection ko, yun din ang connection mo eh. Diba? Sabi niya, kung ba't mo sinasabing ako yung well-connected? Eh, kung sino naman yung connection ko, yun din yung connection mo eh. Yun yung sabi niya. So, ano yun? Eh, yun din naman daw yung connection mo. Connect, well-connected vlogger ka rin naman daw. Well, hindi ako connected katulad ng connection niya. Sabi daw, TP, opportunista. Alam mo, hindi ko ginagamit yung mga word na opportunista. Kasi if you were given an opportunity, you would take it as well. So, kasi ako, mas maniniwala ako yung mga gumagamit ng opportunista. If they were in that kind of situation, and then they didn't do it. Yun ang mas maniniwala akong magsasabi ng opportunista ka, ganyan. But yung mga tao na who's never been in that kind of situation tapos ginagamit yan, I think parang miron lang yan eh, alam mo yun? Mm. Parang miron sa chess. Mm. Alam mo yung pag maglalaro ng chess tapos may miron? Mm. Diba? Na, so, you're just an observer. So, ako, you know, kaya nga pag inilog si RJ, wow, ang tapang ni RJ. Ah. Yun lang sinasabi ko, no? Parang tapang, wow, ang galing. Alam mo yon na parang galing nito ah. Uh-huh. Alam mo yon na magaling ka, ano, magaling ka girl. Parang gusto ko, alam mo yung galing ka, galing mo girl. Kasi nga na nakuha niya yung, you know, he played his cards well. Ito kasi yung, so, yung Pilipino, pag ginamit niya yung salitang opportunista, hindi kasi ano, hindi siya confined doon sa taking advantage of the opportunity. Mm-hmm.
ito rin siguro yung limitation nung ano eh, nung language natin eh. Tingin ko, ibig sabihin kasi ng Pilipino, pag sinabi niya opportunista, you take advantage or you create an opportunity to the detriment of other people. So ibig sabihin, ang ibig sabihin niya, parang, ano bang English language ng ganyang term? I don't know. Ano ba? Slanderer, ganyan. Kaso ano, walang opportunity aspect pag sinabi mo slanderer. Maninira ka lang. Slanderer. I think that's a typical na yan ang, kasi if the situation is like a very competitive cutthroat, then you would probably behave in the same way. Mm-hmm. Unless of course sa parang si Gandhi ka, no, bahala kayo diyan magpatayan, parang ganyan, di ba? So si Jamaligno. Well, Jamaligno is also like that. There is an opportunity. She grabbed it because she needed it. She took advantage of it. She needed it. Mm-hmm. But the thing is, of course, alam din naman niya na she will be criticized, no? And I'm pretty sure meron siyang hazard patriot. Totoo. Yun nga, kaya nga sabi ko, may post ako today kay Jam eh. Sabi ko, dito, sa politics kasi, when you support a politician, dapat meron kayong similarity when it comes to advocacy. Kasi, pagka kasi ikaw, sinuport mo lang yung politiko just because of the person, fan club ka lang, di ba? Fan club ka lang. So, walang pinagkaiba dun sa ano, dun sa mga, sa ibang mga fans ng artista, yung mga ganyan-ganyan. Ganun ka lang. So, huwag ka mag-pretend na ikaw ay a political observer or you try to make sense of the political landscape, ganyan-ganyan. Huwag nang gumanan ganun at mag-comment about politics. Kung ang affiliation mo sa isang politiko ay basically gusto mo lang siya at wala ka naman talagang advocacy niya na naiintindihan or na ano na kaya mo sinusuport, 'di ba? So that's the first thing. If you're going to support any politician, there must be something that pushes you to support his cause. So ano yung cause niya? Ano yung cause niya? Ano yung pinaglalaban niya? Okay? Ganon. So like I said, doon sa post ko, gusto ko maintindihan dito ka sa kaso ni Jam, ano? Gusto kong maintindihan doon sa kaso ni Jam, ano exactly yung mga advocacies ni Martin Romualdez that, you know, that made her support him? Na every time na babash si Martin Romualdez, grabe yung ano niya, grabe yung natitrigger siya ng bonggam-bongga. Eh, binash ng bonggam-bongga. Bongga si Inda, hindi naman siya ganun ka-triggered sa confidential fund. And she said that she still supports Inday, pero silent lang. Sinabi niya yun sa akin eh. Sinabi niya yun sa akin. Huwag ka magsinungaling Jam, ha? Sinabi mo sa akin yun. Ngayon, ang tawag dito, so I wanted to know that, na para oh, so ngayon, kapag pag si Martin nababash, I want to know, saan nagagaling yung pagiging triggered? Ano yung advocacy ni Martin Romualdez na because nababash siya, na-undermine yung cause na pinaniniwalaan mo kasama siya, 'di ba? Kasi that should be your ano, no, that should be your that should be the place where you would come from kapag ka sumasagot ka, nagko-content ka or nag-aano ka about politics ganyan-ganyan. So, yun nga, para sa akin, Miss Cosmological Woman of 2023. Ano, no, may mga times, 'di ba? May mga times na acceptable mamangka sa dalawang ilog. May mga times na acceptable mamangka sa dalawang ilog. Pero hindi po pwede na namamangka ka sa dalawang prinsipyo. Isa lang 'yun. Ang prinsipyo isa lang, 'di ba? So para ganito. Mm-hmm. So pwede, maganda 'yan. Magaling ka diyan, Miss Biological Woman? Yes! 2023. Do I have the title now of Biological Woman of 2023? Bongga ka dyan. Okay lang na mamangka sa dalawang ilog, pero hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang prinsipyo. Correct. Kasi
Kasi pwede kang mamangka sa dalawang ilog if the principal calls for it. Yes. Diba? 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 Pero hindi po pwede mong sabihin na biglang, ay, bakit hindi mo pwede sinabing you chewed and swallowed your principal because of a person? Because of a person. Di walang prinsipyo yun, diba? Ayun. So, ganun lang ganun ka simple. So kasi pwede, tama yan. Pwede kang hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang prinsipyo. Magaling ka dyan, ha? Quotable quotes, girl. Magaling ka dyan, ha? Pinag-isipan mo ba yan? Or kusang loobas na lang sa bibig mo ng bonggang-bongga. Yan ang sinasabi ng tatay ko. So, parang ganito po lang yan. Pwede po kayong pwede po kayong mamangka sa dalawang lalaki. Pero hindi ka po pwedeng mamangka sa dalawang pag-ibig. Correct. Mm-hmm. Habang wala ka pang sinasagot, Emerut, go lang, collect and collect. Pero pag nakaselect ka na, dapat stick to one ilog, one swimmer ka na. True. Ayan. Ganun. So ngayon, hindi mo po pwedeng sabihin ngayon, how does that translate dun sa political climate ngayon? Pwede sabihin na sinusuportahan mo si Martin and at the same time, sinusuportahan mo si Inday when in fact, the principle of the political causes of these two are antagonizing each other, okay? For example, si di ba supposedly unity team sila, yung kaka-insist na hindi may unity team pa, mga bakla, wala na pong unity team, okay? Wala nang unity team. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ano sila, magkaibigan sila, mag-united pa sila. Kung united sila, eh ba't hindi sinuportahan ng house yung advocacy ni Inday, di ba? Ba't sinuportahan yung advocacies ni Inday? Eh, di ba ka-unit team nila yung si Martin Romualde? Di ba ka-unit team nila yon? So, ngayon, parang there is no way. At kapartido pa. Correct. So, there is no way that you would want unity banner to be there, pero pagdating dun sa aksyonan, and when unity matters, hindi naman ginawa. Di ba? Ito, may tanong si Neng. Do you agree po na kung sino-sino support ng tao will define his moral value? Very kakampink naman yun. Hindi. Ako hindi. Oo. Kasi yung mga politician naman, hindi naman nila natin na-encounter yan sa pang araw-araw na buhay. Ang tanong, bakit mo sinusuportahan yung politiko? What is exactly yung bakit mo sinusuportahan? Dapat may malalim kang pinaguhugutan. Meron ka dapat prinsipyo. Correct. Ang nagdi-define dapat ng iyong moral compass is not your support, but your own principle. Mm-hmm. Kaya ngayon, kung ang direction mo is yung principle mo ay sinishape ng taong sinusuportahan mo, wala kang moral compass. Correct. Diba? Kasi kung may moral compass ka, the people that you support, they are disposable. Pag hindi na sila nag-a-align sa principle mo, you throw them away. You withdraw your support. Diba? Pero, kung ikaw, wala kang moral compass, ang nangyayari, kahit yung taong sinusuportahan mo, hindi na naka-align sa principle mo, support ka pa rin. Yun ang walang moral compass. Ikaw, Joey, ano sabi ng tatay mo? Yeah, so kaya nga parang imposible, parang maging responsibleng citizen ka sa mga pagdedesisyon, sa pagpili-pili or whatsoever. First, you really must know na pagdating dun sa mga political life natin, okay, bilang mga citizen, we play a specific role sa political landscape. Mga political animal tayo with specific set of abilities.
sa political arena. Like for example, in this case, ang ano natin, ang value natin doon sa political landscape ay taga-desisyon kung sino ang ano, kung sino ang magli-lead ganyan. Hindi mo pwede na ano, hindi po pwede na fan club ka lang, 'di ba? Eh, ngayon yung pagka hindi kasi nakakasagot na oh, so ano yung causes nitong politiko na to na gustong-gusto mo? Tapos hirap na hirap ka magsalita. Binubullshit na kayo. I-try niyo yan sa mga ano, political content creator. I-try niyo yan. Tanungin niyo yung mga political content creator. Ask them, ano yung mga causes nitong political politician na ito na gusto mo? At yung reason kung bakit siya yung sinusuportahan mo. If they cannot answer that, binubullshit lang kayo ng political content creator na yun. Dapat walang motherhood statement sa walang motherhood statement. Yes. Kasi ano siya eh, pro-poor, ganito siya. Dapat meron kang sariling vision for society. Mm-hmm. Diba? This is why the Davaoenos were so very effective in explaining their political choice for Davao and then later on in 2016. Hindi sila natinag. Why? Because they are one with the cause of PRRD then. Hindi sila nayayanig. Grabe sasa, when I started doing TikTok, noong 20, parang ano, early 2020, late 2021, early 2021 yata, ganun. Mga March, April yata, mga ganun. Yung sa mga unang-una naming mga ano, mga discussion doon. Ano ang tawag dito? Yung mga nagtatanggol kay PRRD, as normal na citizen talaga. Tapos parang, meron kami isang usapan doon na sabi ko, "Uy, kayo nga, pagka kunwari, huwag nyo nang sinasabi kay Maria Ressa na, uy, sana ma-rape siya, or sana mamatay yung miyembro ng pamilya niya, ganyan-ganyan, para maintindihan niya kung bakit importante na isolve yung issue ng criminality, ganyan-ganyan. Huwag na kayong mag-wish ng ganun. Ano pangit yun?" Sabi kong ganun sa live. Kumbaga, kung gusto niya ipagtanggol si PRRD, pagtanggol niya na lang yung mga policies niya, ganyan-ganyan. May umakyat doon sa live. Hindi ko makalimutan yun eh. May umakyat doon sa live. Tapos sabi niya, "Eh kasi Miss Joey, ano yung nasasaktan talaga ako eh." Sabi niya ganun. "Ako, driver ako dito sa Davao." Sabi niya ganun. Driver daw siya ng jeep sa Davao. Ano ang tawag dito? Naranasan ko kung paano mas naging maginhawa yung buhay namin because of PRRD. Sabi niya ganun. So ngayon, parang sa akin, pagka kunwari, minamaliit nila yung mga nagawa ni PRRD, eh ako nga, naranasan ko nga na nagbago yung buhay namin because of his leadership. Tiyo, si Tiyo Moreno nanonood. Hi Tiyo, kumusta ang exam? Tiyo, umakyat ka. Akyat ka, Tiyo. Oo. Akyat ka, Tiyo. Mag-request ka, umakyat ka, sumali ka dito. Pag-chismisan na. Umakyat ka na. Wala ka nang maintindihan sa binabasa mo, umakyat ka na. Umakyat ka, Tiyo. Tapos, ganun ng eksena na bigyan ko nga ng invite si Tiyo. So, ganun lang yun, guys, na hindi yung sinusuportahan mo ang nagde-define ng moralidad mo. Yung moralidad mo dapat ang nag-guide sa'yo kung sinong susuportahan mo. Oo. Correct. So, yung mga politiko, hindi naman yan 100% mag-a-align sa ano mo eh, sa iyong principles in life. It's impossible. Mm-hmm. Asawa mo nga, hindi nga 100% naka-align sa moral principles mo sa buhay mo, no? Di ba, Joey? Oo. Nakahanap na ba kayo ng jowa na 100% naka-align yung principles niya sa principles mo sa buhay? Nakasalan mo na nga, nag-cheat pa sa'yo eh, di ba? Di ba 100%? No! Politiko pa kaya? Di ba? Uh-huh. So, syempre ikaw, kaya nga, ang pinipili mo, di ba, hindi naman yung 100%. Ang pinipili mo na tao is yung more than a disagreement mo sa principles. Ay, more than sa disagreement, mas marami yung agreement. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. So of course, this is a trial and error thing, no? You wouldn't really know kahit na jowa mo, kahit na mahal mo, araw-araw mo nang nakakasiping sa kama, hindi ka pa makakasigurado, paano pa kaya mga politiko, hindi mo nga nakakasiping yan, girl. Girl, hindi mo nga nakakasalo yung sa pagkain. Tinatawagan ka ba ng mga politiko
friendship mo ba yan? Kasi isa sa alang-alang mo na yung morals mo dapat pareho sa'yo. Naghahanap ka ng unicorn pagka ganun. Na sasabihin mo, dapat yung morals ng politiko ay magre-reflect sa, bakit pag-iba kayong tao? Hindi mo kayo ano yan? So, do not look for unicorns. Hindi, wala kayong makikitang politiko na parehas ng moral values ninyo. Wala, kasi wala. Yung moral values mo, it is something that you cultivate. Diba? Ikaw lang nakaka-cultivate ng moral values mo. Ba't may isa sa alang-alang sa iba? Diba? Ayun. So, ganun ang eksena, guys. No? Kaya, huwag kayo yan naman yung kakampink line na yan. Ano to? Ano itong sinabi ni Aldori? Tama, normal citizens talaga ang nagde-defend sa mga Dutertes. Yung iba dyan, obviously trolls. Anyway, at pa ba iba? Yung t-shirt daw, yung unit team, sinunog niya na. So, ayun na nga, wala ng unit team, guys. Parang, nasaan? Char. Ayun. Eh, pero, at tawag dito, of course, yung wala ng unit team, marami nang sumisigaw niyan eh. Even last year, di ba? Na wala ng unit team. Pero, for you, Sas, kailan mo nasabi na it's not gonna work. This is not true. Ganon. Na ang ano ko is it's not gonna work. Uh-oh. Afghan. Ah, talaga. Afghan, so ibig sabihin, umaasa-asa ka pa nung EDCA. Ah, nung EDCA kasi parang given na yan na American colony talaga tayo. Mm-hmm. So parang so, alam mo yun? Yung unity mas a little thing to do with it. Oh, a little thing to do with it. Sabi ko, parang given na yan, no, na eksena. And yung EDCA, kasi wala naman kasing policy pronouncements in Dai. Hindi naman natin din alam ang To be fair to everyone, hindi rin naman natin ang mga alam ang foreign policy positions ni Inday dahil wala naman silang sinabi nung campaign. Ang alam lang natin is they are running on the platform of continuity. Mm-hmm. Okay. So, so we expect a continuous foreign policy. Mm-hmm. So, ang yung EDCA, that's ang sign na yon. Yun na yung ano ko na hindi ito continuity administration. Gets mo? Pero yung pagdating sa unit team na, that's the Afghan refugee issue. Nasabi ko, patay dito si Inday. Kasi clear na clear dahil nagsalita. Yes. Clear na clear yan eh. Oo. So yun na yung eksena. Sabi ko, this is it. Kaya nga sa The Chiefs, kanina sa Channel 5. Panoorin niyo yung ano, si Trillanes hindi kami pinagsabay. So, maybe it's a wise decision, no? Hindi kami pinagsabay. Anyway, so tinanong ako, ano, sabi ko, well, we have to look, di ba pinag-usapan na natin to Joey pa ulit-ulit eh. Ano ba yung sequence of events? Mm-hmm. Una, pinaghinalaan si GMA na magsistage ng coup. Tinanggal siya as senior deputy speaker. And then si Inday ay nag-resign sa lakas. So after niyan, pero wala pa 'yon, no? Hindi pa bugbugan talaga yung ganap na 'yon. Mm-hmm. Kailan nagsimula yung turbulent times ni Inday after ng Afghan? After ng Afghan, yeah. Mm-hmm. 'Di ba? 'Di ba, can you imagine, nag-reject siya tapos biglang after a month bigla na siya kasama sa ICC. Yeah, yes, sabihin ko eh. Yung ano, bigla na siya, ano, no? Kasama siya dahil mayor siya nung mga panahon na yun. Wala na! Sobrang OA, sobrang OA. Can you imagine, wala siya dun sa original? Ano yun? Ano yun, naisip mo lang siya ng 2023? Ay, mayor pala si Inday, no? And, sige na, examen na natin to. Hala.
Abo, sobrang di ba, naiintindihan nyo ba, guys? Ano yun? Naisip na lang nila ng 2023 na isama si Inday? You had 2017 up to 2022, hindi mo siya sinama. Hindi mo siya sinama ng 2023. After panung nag-reject si ni Inday, exactong 1 month yun eh. Girl, exactong 1 month. Like, 1 month yung pagitan. Sabi ko, ay, anong ganap? So, hindi sabihin, may nangyari dun within a month. Na baka hindi nagpatinag si Inday. Diba? Baka may, Yeah. O, kita mo ngayon. Kasi ang lakas ni Inday nun eh. So, kailangan si Inday gibain. True. At yun nga yung ano, yun nga yung parang pinaka, yun nga yung pinaka-klaro na policy pronouncement ni Inday when it comes to ano, when it comes to foreign policy. Foreign policy. Kasi yung salita ni Inday nun, ang tapang talaga eh. Vehemently disagree. This is a violation of our sovereignty. Mga ganun talaga. Yung talaga, grabe yung talagang parang mambabato talaga ng palakol si Inday. Ganun. Pagka hindi ka pag talagang parang pag kinontra siya, parang feeling ko mamamato talaga siya ng palakol. Ang tapang talaga nung ano niya, nung statement niya doon. So, yun. And then after noon, saka pero before that, hindi ang so, yun, hindi, yun yung turn sandali. turn. Oo, ito may tanong, kasi ito kasing parating sinasabi din ito, meron na ba dito comment. Sabi daw nagkamali kasi si Inday, hindi na siya tumakbong presidente. Actually, pinag-usapan namin yun ni Titi ng 2021 sa isa sa aming mga kantok. Tinanong niya sa akin, ano yung pinakamalakas na posisyon na dapat takbuhin ni Inday? Sabi ko, vice president. Si RJ, without me explaining, RJ said, tinignan lang niya ako ganyan. Just kantok yan ha. Hanapin niya yung kantok na yan. Sabi niya, ako nga no. Gusto ko ganun. Napag-alam. And then, yan, kasi ano yung, magkakaintindi niya kami ni RJ on that level eh. So, si yung mga nasasabi na mali kasi si Inday, hindi pa tumakbong presidente. Sinasabi ko sa inyo, tama ang desisyon ni Inday na tumakbong vice president. Diba? Bakit? Isipin nyo yan ha. Isipin nyo sa inyong inuman. Isipin ninyo sa inyong, I don't know, kapagkainan. Kung bakit ito tama na siya itubakbo ng vice president. Even everything with what's going on right now. Diba? It's so easy to say na mali siya because of what you're seeing. The surface level, no? Nakikita mo yung surface level na mali eh, dapat tumakbo siyang presidente eh, ganyan, nakinig dapat siya sa tatay niya, ganyan, etc. Kasi of what you're seeing right now, di ba? But go, I will encourage you to go beyond what you're seeing right now and think harder of why it was the right decision for Inday to just run as vice president. kailangan niyo tong kasi inexplain ko rin kasi to kay RJ no and he knows no and maybe in a way he was able to share what I've said to the people around him and baka kaya sila nagpapanik ganyan etc. But I told him that no the strongest position that Inday should aspire for. Ang pinakamalakas na position, magiging malakas siya ay vice president. And it's the right decision, no? Kaya nga sabi ko rin sa the chiefs kanina kung tatakbo si Inday, sabi ko, you know what? Inday doesn't need to run in 2028. Hindi niya kailangan magmadali. Hindi niya kailangan magmadali. Now, if the Filipino people doesn't want the administration or whatever, then they have
to do something about it. Bakit mo ilalagay sa balikat ni Inday yung problema ng bayan? Mm-hmm. No? Eh kayo nga tayo, yung mga Pilipino nga, walang gustong gawin. Mm-hmm. Dada, Inday is only one person. Di ba? Mm-hmm. And Inday has no political party. Mm-hmm. Natural. Get niyo? Wala siyang political party. Bumakas nga lang siya sa ano eh, lakas. Lakas. Lakas, lakas eh, mm-hmm. di ba? So, kaya nga, sabi ko, kasi nga sabi nga nung interview ko kay GMA, sabi ni GMA, it's not true that if you're the president, you can do everything. So, nagkamali yung ate. Ninyo? Nagkamali yung ate. Ano nagkamali? Nagkamali yung ate. Dapat si yung ate yung tumakbo, hindi yung ading. Pwede rin, eh, kasi hindi naman kasi susuportahan si Amy. Pag maraming complexes kasi girl, no? Marami rin. Diba? Sa loob ng kanilang, I don't know. Pero yun na nga. Basta you have to think hard enough. Bakit yung pagtatakbo ni Inday as vice president is the best. The best. Is mm-hmm. the right decision. Mm-hmm. Okay? Dahil nga, you have to examine the entire history of the Philippines. Mm-hmm. And this has nothing to do with Edsa Dos, no? Yung magiging pwede siyang maging GMA mm-hmm. or whatever. Okay? Basta may sinulat na ako about this before, hinting about this. At et cetera. Kaya yung 2028, tama si PRRD. Mm-hmm. Huwag ka nang tumakbuin dahil let Romualdez run. Mm-hmm. No? Na siya nahayaan mo na siyang tumakbo. Kasi nga, kasi the Dutertes are not an oligarchic family. Mm-hmm. They're not the kind of people na ano no yung excited na excited kumapit sa pwesto sa ano they don't need to protect any interest except mm-hmm. of course Davao mm-hmm. no kasi yan naman talaga ang turf ng mga Duterte no mm-hmm. di ba so ayun ang eksena so ang ayun na nga hindi kailangan niya tumakbo ng 2028. Inday is only Inday, mas matanda lang sa akin si Inday ng ilang taon. 45. She's only 45. Uh-oh. So in 2028, she's going to be 48? 48, oo. 45, oo. 5 years 40. From now, oo. Mga 48, di ba? Wala pang 49, ang bata pa niyan. Mm-hmm. Ang bata pa niyan. Ang bata pa niyan. Yan, Romualdez is going to be 65 in 2028. That is the best, that is the only time that he could run as president, mm-hmm. no? And, Kaya hagard na hagard. So just let him, no? Let them spend all their money, let them pool all their resources against you. Mm-hmm. Ang kailangan lang gawin ni Inday is don't allow them don't do anything. Don't do anything na pwede nilang magamit sa'yo. Kaya mali nga yung pagtanggap ng confidential funds noong December. Low-hanging fruit yun eh. No? Wala silang maibato kay Inday. Can you imagine, ang binato mo kay Inday, hindi naman siya yung may kasalanan. Correct. Kasi hindi naman siya yung nag-transfer ng pera. Bakla. True. Nakakaloka. Kaya na, yung sa ano, yung sa petition ni Barry Gutierrez, ang una-una doon si Inday Sara talaga yung dinimanda niya. Unang defendant doon si Inday. Tapos second lang yung office ni ES, ni ano, ng Office of the President, si ES Bursamin. Ganon. Parang, kino-question mo yung legality ng 125 million confidential fund. E di ibig sabihin, ang kino-question mo doon yung action nung pag-transfer. Yeah. Sino ba yung nag-transfer? Diba? Si Inday ba yung nag-transfer? Yeah, pagkatapos exactly. Siya parang DAP independent doon. Remember yung issue ng DAP? Mhm. Mhm. Yung tumanggap ba ng DAP yung ang question, 'di ba? Diba, yung tumanggap ba ng DAP, 'di ba? Ang tinira doon sa DAP ay yung nag-transfer. Mm-hmm. Sino ba yung nag-transfer ng DAP? Remember guys.
Remember mga akla na ang DAP is yung panahon ni Pinoy, di ba? Remember, DAP. Mm-hmm. Sino nag-transfer nun? Di ba? Remember yung savings, yung nag-transfer from the savings, etc. Di ba ang nag-transfer nun si Pinoy? Oo, President. Ang tinira ba nila? Ang tinira ba nila doon yung nakatanggap? Oo. Well, may parang ano yata doon sa decision na nagsasabi na pagka ginastos mo yun, after ma-declare siya na unconstitutional, tapos ginastos mo pa rin, hindi maaaring mademanda yung mga tao. Pero kasi na-declare na kasi siya na ano, na-declare na nga kasi siya na unlawful yung funds na yun. So, kumbaga, pagka ginalaw mo yan, na tinuloy mo siyang gastusin, then unconstitutional yun. Pero ito kasi, nagasta na yung pera. Nagasta na yung pera. Na-report na, nag-follow na siya ng mga auditing rules, ganyan-ganyan. Pagkatapos, hindi naman si Inday naman ay hindi bawal mag-request. Si Inday naman ay hindi bawal mag-receive. Diba? So, kung kino-question... At hindi rin siya bawal gastusin yung... Hindi bawal sa kanyang opisina, hindi pinagbabawal ang kanyang opisina na gastusin ang kanyang perang matatanggap. Diba? So, ayun. So, anyway, yun nga, yung parang obvious na obvious naman kasi na it's really an action to embarrass Inday. Pati Bong, diba? At nangyari itong lahat na ito after banggain ni Inday ang dalawang Romualdeses. Consecutive. Diba? Kasi napahiya dyan si ano eh. Can you imagine dalawang Romualdez ang napahiya mo? Napahiya mo si Martin at napahiya mo si Babe Romualdez. Kasi remember, no? Si Inday talaga ang monkey wrench doon sa Afghan plan. Oo. Kasi si Babes noon nag-world tour na sa pagsabi na paparating na ang mga Afghan na this is ano parang done deal na to gano'n. Kung magsalita siya nun sa public ito ay ginawa naman na natin in the past, so wala namang masama kung gagawin natin ito, kineme ganyan ganyan yung tono ni Babes Romualdez nun, parang ano ne sa kanyang world tour album launch sa iba't ibang media outfit tungkol sa pagsalita ng Afghan refugees. Pero ito na nga, no? Bakit napakaaga ng mga nangyayaring panlilibak ka, Inday? Siyempre, ang ano natin dito is yung binay strategy, no? Nung mga gustong maging presidente. Mm-hmm. Unang-una, bakit paaga? Kasi, guys, no one right now, no politician alive right now knows how to defeat a majority elected politician. Mm-hmm. Vice President and President. Kaya nga, di ba walang opposition? Kasi nobody knows how to be in opposition to a majority elected President. Mm-hmm. Eh, yung Vice President mo rin, majority elected. So, nobody knows how to defeat yung ganyang kalaking political capital. Mm-hmm. So, can you imagine, kailangan mong bakbakin kay Sara. Kailangan mo talagang bakbakin yung political capital niya. Kasi yung trust rating na yan, ako hindi ko naniniwala dyan sa trust rating na yan na nababawas eh. Like for example, kay Lenny. Lenny was elected 16 million in 2016. 2022, 16 yata. Almost 16 million. 2016, 14. 2016. And 14, oo. Talaga ba? Sandali nga. 2016, 2022. Mm-hmm. 2016 presidential elections, Philippines. Tingnan natin ah. So, 2016 Philippine presidential elections. So, si Lenny ay may bukas pa. Charot. Si Lenny ay may bukas. 14 million siya noong 2016. So, 2022. Around 16 siya. Talaga? So, tumaas. Tumaas. So, kita nyo na, tumaas yung kanyang
voters ng 2022 ng 1 million. Mm-hmm. About 1 million. Mm-hmm. So, anong ibig sabihin nito? So, hindi, ano nga siya, tumaas actually yung support base niya. Hindi siya bumaba. Hindi siya bumaba. Eh, di ba yung trust rating ni Lenny is bumababa ng, OA nga yung pangbaba ng trust rating ni Lenny nung panahon niya, no? Nung, tapos talagang, aminin nyo, ang hatred kay Lenny, kaya si Bongbong ang pinili ng napakaraming, Ay, wagas na wagas. So, I think, itong si Sarah kasi, ang hirap bakbakin niyang 31 million, ha? Can you imagine, hindi mo na bakbak yung boto ni Lenny. Hindi mo siya napababa from 14 million from 14 down. Million, Tumaas pa siya. So, can you do it with 32? Diba? With a 32 million, how can you do that? It's not going to be easy, no? It's going to be massive cheating, massive propaganda all the way to 2028. Uh-huh. Kaya nga, tama lang, no? Just let them run, let them take power, etc. And let them, no? Mm-hmm. If that's what the Filipino people wants, and kasi hindi naman responsibilidad ni Inday na tumakbo siyang presidente, no? No one mm-hmm. has the responsibility to run as president. Mm-hmm. It's actually a choice, and it's it's a privilege to do that, you know, to be elected. Mm-hmm. Pero yun na nga, na hindi niya kailangan magmadali dahil napakabata pa ni Inday. Totoo. Ayorn. So, talagyan yung camera ko. Sorry. Ayan. At ang dito, so yun yung turning point na wala ng European, yung Afghan issue. Oo, ikaw, ano sa'yo yung turning point na wala ng Uniteam? Yung, feeling ko yung ano, yung, marami kasing badges, sobrang daming badges na parang may kakaibang nangyayari, parang merong ano, parang hindi naman, bakit ganito, ganyan. Nung, yung kay Inday at saka yung kay ano na yung sa Afghan issue, of course I really took note yung ano yung sinabi ni Inday kasi parang uy ito na yata yung pinaka contradicting na position ni Inday at saka ni BBM ever na parang sobrang hindi talaga po pwedeng magsama sa isang kwarto yung kanilang foreign policy position. Pero may mga liliit na mga badges na I felt that there is something wrong. Like, yung isa na ang alam ko hindi magsisit ng maganda sa mga Duterte is yung ang merong ano, no, yung ang mainstream media. When we look at the mainstream media, ang bait ng treatment ng mainstream media sa Marcos family. Sa first family, sa kay, 'di ba? Sobrang bait ng treatment nila. As in talagang ano, talaga merong mga mangilan-ngilan na mga articles at saka na ano pa rin, very anti-Marcos pa rin. Pero generally, kahit yung Rappler, generally ang bait na ng treatment ng Rappler sa ano, sa first family. Of course, syempre yung Rappler, alam naman natin, very, very rabid anti-Marcos yung sila in general. I'm pretty sure meron silang mga iba pang mga writers dyan or ano, na talagang susundot-sundot talaga ng mga articles at saka mga features na very, very anti-Marcos yung POV. But generally, mabait yung mainstream media sa first family. Pero never silang nagbago kay Inday Sara. Never sila nagbago kay Inday Sara. So parang sa akin, parang bakit kaya ganun? Bakit ano ba to? Parang merong ganun. O pagkatapos, yung ayan nga yung nangyayari sa Kongreso, yung mga may
yung kay Martin Romualdez at saka kay Inday, pagkatapos yung kay GMA, ganyan-ganyan. Pagkatapos, I felt na yung hindi kasi pagsasalita ng presidente, kasi siya yung nag-ano eh, siya yung nag-ano ano niyang nagwagaywa niyang unitim-unitim na yan eh, di ba? Yung hindi pagsasalita ng presidente after all the yung mga small badges, malalaking badges, yung parang he can't be bothered to say anything about this. Doon ako medyo na bullshit. Ayun, yung kay Attorney Vic, yung kay Attorney Trixie, medyo hindi naman yan ano, no? Parang hindi naman game changing yun. Pero parang sa akin, if I'm going to collate it with other instances, hindi kasi consistent eh. So parang may mga duda na ako dun sa mga maliliit na actions. Kasi kung kunwari, di ba, nilet go si Attorney Vic at saka si Attorney Trixie. So parang ang feeling ko na, ay, taray naman. Parang pagka hindi nagkagusto ng atake sa isang bagay, ano na, lelet go na, sisibakin na, ganyan-ganyan. So huwag na tayo magbiruan na nag-resign sila. I'm pretty sure sinibak sila. And yung resignation is the most dignified way of letting them go. So sinibak sila. So ngayon, ang tawag dito, sa ganung bagay, na ang dali nilang mag-let go ng tao, pero more at questions on certain officials, bakit ang sumasagot naman at nagde-defend? Pagkatapos, nai-inspire pa. Diba? Nai-inspire pa eh. Nung nag-fuck up nga si ano si Frasco dun sa Love the Philippines, ang sabi dun ng presidente, na-inspire siya sa mga hakbang na ginawa ni Frasco. Anong ka-inspire po dun sa may nangyari na ba? May nasibak na ba na hindi paano ka mai-inspire in the first place? It could have been prevented. Napakadaling i-prevent nung nangyari na yun if they just did due diligence, chinek yung video. Imagine mo Department of Tourism ka. Hindi mo nakita na, ay, hindi sa atin itong mga tourist spot na to. Or di ka man na nagtanong na saan to. Ang ganda naman itong saan to. This is after, Frasco already, talked to a lot of foreign executives, showing that video also to them, promoting the Philippines using that video na di ba yung ano? Indonesian di ba Indonesian pride ano nga yung Indonesian minister of tourism nga nung nakita nga raw niya sa Cambodia yan sabi niya di ba ano raw siya na sa amin yun di ba just parang after noon may inspire well sabi ni BBM na inspired daw siya doon sa mga actions na ginawa ni Frasco immediately after na parang so ano po yung ngayon anong petsa na ano yung action na ginawa na talagang that would really make you feel kasi, na mayroong ginawang action hindi, so parang ito, parang may kasi, ang ano kasi dito, ang sabi meron dito, ano na rin mangyayari sa Pilipinas kung magbabago, kung hindi tatakbo si Inday. Alam niyo po, mali po ang inyong, I have to stop you there about the way you think. Hindi po iisang tao ang nakakapagpabago ng gobyerno. It has to be an organized group. Inday Sara has no political party. So, kahit maging presidente ka dyan, kung wala kang senador, kung wala kang congressman who are aligned with your vision, walang mangyayari ring pagbabago. Kita mo si PRRD. He could have done more. But the problem is, iisa lang si PRRD. You need an entire group, you know, movement. Mm. Na you need an organized group, etc. No? Hindi yung po pwedeng ikaw lang. Kasi ang nakikita ka sa Pilipinas, no, wala kayong makikita na kapareha sa history na sa episode sa history na kahit sa ang bansa na isang tao because of one person things change. There is an organization behind that person pushing for that change. Like for example dito sa China, di ba? Ano sinasabi nila ay
si Xi Jinping. Xi Jinping, no, it's the entire Communist Party of China, which is a very, very a cohesive political party na meron talaga silang vision on how to run a country. And that is true with other countries. So ngayon, kailangan mo talaga ng organized group. Inday Sara is only one person. Anong gagawin ni Inday Sara? hindi kasi darating yung hero. Hindi, walang ganun po. Mm-hmm. Tigilan niyo yung telenovela thinking. You have to get out of your telenovela thinking. Get out of your comics hero, Captain Barbell Darna kind of thinking. Titingnan ninyo how things could be changed in the Philippines. It's not because of one person, but it has to be an entire group of people pushing for reforms, change, etc. Ang organized po sa Pilipinas ay ang mga oligarko. They have media, they have machineries, they have politicians, etc. So yun po ang babanggain mo. We kaya have to understand that PRRD is a fluke, no? Yeah, anomaly si PRRD. Si PRRD nga hindi PRRD. Saka si PRRD hindi niya rin nagawa lahat. Kasi nga kita mo yung sa mining, 'di ba ang dami nga nila, ba't hindi ito na pasa ni PRRD, ganyan ganyan. Eh kasi hindi naman kasi diktador si PRRD. He's still a president. He didn't accomplish everything that he wanted to. May mga nagawang pababago, like tama si Chel Diok, no, ang pinaka talagang nakaka-amaze yung no smoking, dahil talagang no, girl, nagkaroon talaga ng behavior change sa Pilipinas. Diba? And at mahirap gawin yun. Mahirap gawin yun sa mga Pilipino, yung ganong massive na behavior change. Diba? So, kailangan ni Inday, ang kailangan gawin ni Inday, she needs to have a clear vision. She needs to organize a group that actually aligns with that vision. Kasi ito kasing loyalty by personality, eh, ganun pa rin yung sistema. Totoo. Alam mo yun? Ganun pa rin yung sistema. Totoo. Ayun. So, the key is really understanding how we can survive how we can survive as a nation through a system na alam mo na hindi darating ang katulad ni PRRD taon-taon. Yun yung best bet na kasi wala namang hindi naman, 'di ba? Hindi naman 'yun yung you cannot really expect a single person to impose all the changes and all the things that you want to do. Tapos magagawa in 6 years. Naghahanap tayo ng unicorn pagka ganun eh. Ayun. System change. Kasi ano ba yung pagbabago na gusto ninyo? Like, exactly what? Actually, yun dapat yung simula eh, no? Ano ba yung pagbabagong gusto ninyo? Ano yung pagbabago kasi na gusto ninyo? Diba? Ano, yung gusto nyo, maging mura yung kuryente. Gusto ninyo na magkaroon ng ano ba, magandang agriculture. Ano ba? Ano pa ba gusto nyo? Gusto nyo ng magandang infrastructure, etc. With our current kind of government, it cannot be done. Kasi these kinds of things, it needs continuous, it needs real continuity. Kaya nga marami tayong nabudol, ito talaga nabudol talaga ako, nakala ko it will promise continuity, no? Wala eh. Totoo. Nagiging ano eh, panay-papogi. Panay-papogi yung nangyayari. Kita mo itong ginagawa ngayon ni Romualdez. Ang ginagawa lang niya, nagpapamudmud siya ng pera. Will it change things? Totoo. And actually, tinignan ko nga rin
yung mga ebas-ebas na tutulungan na nangako si Martin Romualdez na magpo-provide ng mga long-term at short-term solution sa mga magsasaka na naapektuhan sa pagsasara ng CADP, kineme. So yung title, Romualdez provided for a short-term and long-term solutions for an. Pero pag binasa mo yung article, ang sinabi lang naman doon, nagpamigay siya ng 10,000 at saka 30,000 kada isang pamilya. Ganun diba, lang. Diba? Kasi nga, alam nyo, kaya hindi nyo ito maisip, nang karoon kayo ng mas malayong nakaisipan. Kasi nga, tama si Lee Kuan Yew ng Singapore. The politician, the Philippine media helped Philippine politicians feel spread junk. Mm-hmm. Alam mo yon? Uh-huh. At hindi nyo na alam ang vital interests ninyo as a developing country. Uh-huh. Diba? Is it really in our vital interest as a developing country to change leadership every 6 months? Ay, 6 years. 6 years. Change congressman every 3 years. For what? Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Yun yung hindi magets sa mga tao. Akala nila, in 6 years, matatapos lahat. Hindi nga matatapos lahat. Kailangan mo nga ng continuity. That's why we were hoping a continuity under the BBM administration. Pero bumalik uli yung PEPAL. Oo, bumalik yung Apple politics with a vengeance. Correct. Naging Apple in steroids. Diba? Yes! sobrang kaepalan. Yung, ang tawag dito, tinatanong mo na, huling-huli mo na dun sa katarantaduhan nila, pagkatapos, ikaw pa yung gagawing may kasalanan. Dahil nagtatanong ka doon sa MOOE nila. Di ba parang next, grabe, kakupalan talaga to on steroids. Diyos me. Dati yung problema lang natin sa kaipalan nila, nakalagay yung mga mukha nila sa tarpaulin. Ngayon yung kakupalan nila extended na doon sa huling-huli ka na dyan sa kagagahan mo. Pagkatapos, imbis na mag-explain at magpaliwanag, ikaw pa ang may kasalanan kasi bakit ka nagtanong. Di ba? Diyos me. So nagigets niyo ba ang problema ng ating bayan? Kasi, you know, marami itong sanga-sanga ito, no? Kasi, ang karamihan kasi ng mga Pilipino is, hindi naman nag-travel. It's limited, no? It's not a lot of Pilipino traveled, actually studied abroad, and actually experienced a different system. Diba? Kaya hindi nila alam, no? Tapos, hindi rin ito pinag-aralan sa school. Hindi rin ito dinidiscuss ng mainstream media. Ay, bakit ganyan? Bakit pwede palang ganun sa ibang bansa? Bakit tayo sa atin? Hindi ano. So, walang malalim na pagsusuri. Ang mga dapat yung mga political parties ang nagkakaroon ng vision na dapat baguhin natin tong sistema, ganyan. But the problem is, wala rin yung mga political parties. The political parties are just for parties. Saka naman nakakita ng isang senado na dalawang magkapatid, dalawang mag-ina, magkapatid, dalawang set ng magkapatid, mag-ina, ano pa yung isa? Magkapatid, mag-ina, mga art, ano ba? Diba? So, ibig sabihin, hindi talaga seryoso ang mga Pilipino, no? Kasi binoto yan eh. Hindi naman yan dilagay lang nila yung sarili nila. That's what the Filipino people wants. Mm-hmm. No, hindi gusto, sabi ni Mario Lulab, si BBM, di ba, Partido Federal? Kaya lang naman siya nag-Partido Federal, wala namang political party ang gustong mag-carry sa kanya as a presidential candidate. That's the truth of it. So ang eksena is mag-ama, may mag-ama do sa Senado. May mag-ama ba sa Senado? Pero wala. Mag-ina. Si Cynthia at si Mark. Diba? So ngayon ang eksena mo, so
anong inaasa mong pagbabago? Mga bakla, hindi nga na, tangina yung jeepney modernization, panahon pa na ata ni Gloria na iniisip yung pinaplano yung jeepney modernization. Anong pecha na? Alam nyo, hindi. Sige nga, maghanap nga kayo ng maghanap nga kayo ng isang bansa na ganito ka-delay sa lahat ng bagay. Oo. Uy, di ba nga, sabi mo, Sas, punahan na tayo ng Bangladesh, magkakaroon sila ng bullet train. Hindi lang bullet train. High-speed train. Bullet train. High-speed train. Hindi lang high-speed train. Dalawang nuclear power plants mm-hmm. in 2024. Oo. Hindi ba kayo nagpapanik? Parang ngayon mga tao hindi nagpapanik. Na parang, girl, na pag-iiwanan na kayo ng panahon. Anong wala nang relevance, no? Mm-hmm. Kasi fake kasi yung relevance na fake kasi yung international relevance na isinusulong ng mainstream media. Mm-hmm. Miss Universe beauty pageant. True. Hindi ako makasabay. Nanonood ako pero hindi ako super fan ng mga beauty pageant kasi parang pang feed ng fantasy kasi yung alam parang magiging proud tayo dahil tayo yung pinakamaraming hindi ba maisip ng mga Pilipino na sinong mga bansa ang pumupunta sa Pilipinas para pag-aralan ang Pilipinas para gayahin? Wala. None. Pumupunta sila ng Pilipinas to find out what should they not be doing. Para matuto sila sa mga pagkakamali natin. Pupunta sila para matuto sa mga pagkakamali. Mm-hmm. 'Di ba? Girl, wala talaga kasi nga it's the same thing over and over again, 'di ba? Halimbawa, magsisegue na tayo dito kay Jonathan Malaya.